Sileyo. Oh, benign siya, benign. Oh, benign yeah, naman. Oo, Leo Mayoma. Hindi siya delikado. Benign na bukol. Oo. Pero 1 in 1,000. So maliit lang po. Huwag kayong basta magpapa-opera ng matres. Mm-hmm. Nagiging cancerous. Ang tawag doon, leiomyosarcoma. 1 in 1,000 lang yan. Ha? So napakaliit lang yan, Ms. Maru. Ngayon, eto po. Ito ang mga simptomas ng nagkakamayoma. Ha? Mm-hmm. Una, wala. Anong wala? Walang nararamdaman. Uh-huh. 90% ng babaeng may bukol sa matres, mm-hmm. hindi niya alam na may bukol sa matres. Mm-hmm. Hanggang dumating yung panahon na nawala na lang yung bukol niya. Mm-hmm. Natunaw mag-isa. Ah, so pagdating ng menopause, pwede po itong matunaw mag-isa. Pag nag-menopause pag na. Nag-menopause. So ibig yung sabihin, pag hindi ka pa menopause, nandoon lang siya. Nandoon lang siya, okay lang yun. Nakaka-apekto ba yun sa pagbubuntis? Pwede kang mahirapan magbuntis, pwede kang duguin pag nagbubuntis, mm-hmm. o pwede kang isesaryan kapag manganganak ka na. Mm-hmm. Pero pwede ka pa rin magbuntis. Mm-hmm. Yan. So, malaking porsyento po mga kaibigan, wala namang nararamdaman. Mm-hmm. Yung iba ang apektado sa kanila yung pag-ihi. Mm-hmm. Either ihi sila ng ihi, o hindi nila mapigilan ang pag-ihi na naihi na sila sa salawal nila. Mm-hmm. Yung iba, masakit ang balakang. Mm-hmm. Yung iba kapag dumudumi, masakit. Mm-hmm. Yung iba kapag nag-mens, sobra ang labas ng dugo, natatakot na sila. Yung iba nga nagiging anemic pa eh. Mm-hmm. Yung iba, kahit na hindi niya mens, sa pagitan ng mens, dinudugo ng isa o dalawang araw. Nagpapads na rin siya? Nagpapads na rin. Oo. Pero drops-drops lang. Drops-drops okay. lang. Yung iba, kamalasan, dahil kapag yung mayoma niya ay nahaharangan yung kanyang fallopian tube, nagiging infertile o baog. Mm-hmm. Ayan. At ito ang pinakamabigat. Mm. Yung word na paborito ko nung ako'y nag-aaral ng medicine. Ano? Dyspareunia. Ano ibig sabihin ng dyspareunia? Dyspareunia. Masakit na intercourse. Oh. Ayun. Eh, ang layo naman nun, nasa reproductive. Kasi na kapag yung mayoma o bukol mo ay nandun sa cervical area o sa kwelyo ng matris. So, ibig sabihin, itong mayoma, pwedeng tumubo kahit saan doon sa reproductive organ mo doon. Doon sa matris mo? Oo. Pwedeng sa loob ng mucosa, sa mucus, duduguin ka ron. Uh-oh. Kapag nasa muscle lang, wala kang nararamdaman maliban sa parang may bola sa tiyan mo, mm-hmm. ang tawag doon eh, intramural. Mm-hmm. O kapag halimbawa nandun naman sa parang lining niya, yung subserosal, wala ka rin nararamdaman. Mm-hmm. Pero kapag nasa cervix siya, yon masakit siya. May dyspareunia. Dyspareunia. Or masakit na pakikipagtalik. Oo, pakikipagtalik. Ito ang mga dahilan niya na mm-hmm. hormonal. Mm-hmm. Halimbawa, may alta presyon ka. Ang alta presyon pala pwedeng vis-a-vis kasama nagkakamayoma ang babae. Mm-hmm. Ang sabi nila, dahil pag may alta presyon, hindi dumadaloy ng maganda yung dugo sa matris mm-hmm. at tinutubuan ng bukol. Mm-hmm. Bukod pa sa abnormal hormone, yung estrogen, progesterone, at prolactin. Saan nakukuha yung mga hormones na yun? Kung nagpipildoras yung babae. Wala ka namang kapartner, nagpipildoras ka. Dapat pala yan ang ginaging argument ni Senator Tito Soto. Pwede kang magkamayoma. Tapos sa pills. Hindi naman yan. Pildoras ba tinutulak doon? Sa RH bill? Isa sa mga sinasabi kasi na para ma-prevent ang conception, parang contraceptive nga. Eh. Ayun? Yung pills. So, kaya nga yan tinututulan kasi sinasabi na pwede nga mag-insani ng cancer. Di ba may mga ganong study? Kaya lang inconclusive yung mga ganong studies pa. Tito Sen, pwede mo akong i-text. Pwede ka sa tuwing linggo. Magkikinig ka sa programa po so, namin. So, pwede mag-insani ng mayoma pala yun. Yes. Pag medyo matagal na ang gamit. Yes. Oo. Kasi nagkakaroon ka ng extra estrogen na mm-hmm. hindi kailangan ng katawan mo. Mm-hmm. And this is resulting in bukol sa matre. Mm-hmm. Yan. Kaya, ito, may kaya. May mga babaeng may pimples. Mm-hmm. Nagpunta ng derma. Mm-hmm. Niresetahan ng contraceptive pills para mm-hmm. kuminis ang mukha. Mm-hmm. Kuminis ang mukha, bumukol ang suso at matres. Oh, no. Yung derma naman, hindi niya pansin yan kasi mm-hmm. hindi naman siya bumababa sa matres. Eh. Skin hanggang sa mukha kanya. Lang siya. Pero, Doc, aside from pills, kung hindi ka naman nagpipills, pwede ka pa rin magkaroon ng mayoma? Pwede. Oo. Genetic. Nakita nila to sa twins. Oo. Halimbawa ang nanay mo mayroon, malaki ang chance mo, mga 20 to 40% magkaroon. Mm. Kapag yung kakambal mo mayroon, mm-hmm. 80 to 90% ikaw magkakaroon din. Mm-hmm. Ayan. Yung pagkain, meron ba kailangan niya? Meron tinatawag na synthetic estrogen o xenoestrogen, X-E-N-O, estrogen, nakukuha yan sa balat ng manok
na may eat all you can. Ah, di ba kumakain tayo sa mga eat all you can na may mga chicken barbecue. Kinukuha natin yung balat at pakpak. Ang order natin, pakpak. So, dun sa mga nakikinig ngayon, pag-order kayo, puro petso na lang. At saka ito pa, yung mga chicken skin na nabibili dyan sa mga, di ba, mga chicharunan. Chicharuna, chicken skin, yung puwit. Oo. Ano pa ba? Leeg. Huwag yun. Diyan pala lang gagaling yung sino lang estrogen. Oo, sino estrogen. Aside from that, meron pang, kung itlog, yung ba yung pinanggagalingan din? Hindi naman, hindi naman, hindi ang itlog. Ngayon, gusto mong matunaw to. Mm-hmm. Ito, napakaganda. Maghihihilig kayo kamukha ng mga Hapon na humigop ng sabaw ng miso soup. Mm-hmm. Ayan, lalagyan mo yan ng pechay. Ano pa nga ba yung nilalagay doon? Yung dahon na light green? Kamukha ng pechay? Mustasa. Mustasa. Miso. Mm-hmm. Ayan, sa may isda. Hihigupin mo yon, nakita nila nakakapagpababa ng tsansa para magbukol ka sa matris. Eh kung meron na, pwede rin matunaw ba? Pwedeng matunaw yan, natural method. Uh-oh. Ayan, ibibigay na ba natin yon? Mm-hmm. Ah, o sige, alright. Ito, ito po ginagamit natin sa panggagamot natin dahil hindi lahat ng pasyente natin ay gusto namang magkaroon ng, ang tawag doon? Hysterectomy. Mm-hmm. Yung pinutol yung matres, tinanggal ang kanyang ovaryo at sinarado ang kanyang vaginal opening. Mm-hmm. Eh, paano na si mister? Isinarado. Sinasara ba yun? Eh, kapag pinutol mo yan, iikli yun. Diba, mga 6 inches ang lalim yan? Eh, syempre, isasarado mo, tatanggalin mo yung cervix. Matitirahan ka ng 3 inches. Ganun pala yun? Eh, paano na si mister ngayon? Hanggang sungaw na lang. Wag na wag basta-basta magpapaputol. Plus, magda-dry up yan. Yes, yes. So, at saka yung mismo skin mo, magda-dry, diba? Ayaw ko. At masakit yan. Magkakaroon ka ng dyspareunia. Mm-hmm. Ayaw mo na. Mm-hmm. Eh, di magagalit na si mister niya. Mm-hmm. Oo. So, kailangan. Lagi ha. Gusto ko kayo happy. Tama.